Dito naman sa Metro Manila, meron ding mga lungsod na lubog sa baha gaya ng Parañaque at Las Piñas. May ilang nga tayong mga kababayan na hanggang kagabi pa hindi na makauwi dahil nga sa baha. Mula sa Las Piñas, nakatutukwain si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mike, mas matindi pa sa undoy. Ganito isa larawan ng mga taga Las Piñas at taga Sucat Parañaque ang kanilang naranasan matapos ngang ulanin at bahain ang kanilang mga lugar. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan kanina, ang pagragasan ng tubig sa Longos Talaba sa boundary ng Bacoor, Cavite at Las Piñas City. Maraming pasahero ang stranded. Hilihilera rin ang mga sasakyang hindi makadaan sa taas ng tubig at lakas ng agos. Ang ilang sasakyang nangahas na dumaan, tumirik. Pagdating ng Zapote sa Las Piñas, wala nang makitang kalsada. Lahat lubog sa baha. Ang mga negosyo na paralisa. Alas dos pa lang daw ng madaling araw, ganito na ang sitwasyon dito sa Alabang Zapote Road. Kaya ang mga dumadaan dito walang choice kundi talagang sumuong sa baha. Ang problema, mataas na nga ang baha, kailangan pa nilang suungin ang malakas na agos nito. Kaya mga dumadaan, kanya-kanyang kapit sa lubid para hindi matangay. Ang iba naman, sa gitna ng kalsada dumadaan. Anong kalalim, malakang dito sa dibdib eh? Sa may agos siya, malakas. Kaya kailangan talaga medyo yagit na ka dito para makadaan ka. Ang babaeng ito, nirescue ng matrap sa gitna ng kalsada. Nag-iiyak kasi siya sa sobrang takot. Sa tuwing may truck na dumarating, dinudumog ng mga gustong makisakay. Ang Zapote Bridge, nagmisulang parking area sa rami ng mga sasakyang na stranded. Simula pa raw kaninang alas 4 ng madaling araw, ilang pamilya ang inilikas. Kabilang ng pamilyang ito na inilikas pa mula Jay Rizal sa Pamplona 1 dahil sa lampas taong baha. Mas matindi pa po ito sa undoy, yung grabe na ho. Takot na takot ho kami kasi nga may ano talaga ho. Oo. Takot na takot kami kasi yung tubig ho, lagpas tao talaga na. Sa Sucat Road, Parañaque naman, abot dibdib din ang baha kaya hindi na rin madaanan. Maliban sa dump truck na nagbibigay ng libreng sakay. Sa rami ng stranded, lahat nag-uunahan. Ang pila, tilang wala ng katapusan. Medyo mahirap po. Lalo may baby pa. Apo. So, gano'n naman kahit katagalan ng pila dito? Mga kalating oras na po. Pero maswerte pa nga sila kung tutuusin dahil ang ilang motorista simula pa kagabi stranded. Lahat sila sa sasakyan na nagpalipas ng magdamag. Akala namin is okay na pag nakalagpas kami dyan sa may Philippine Casino. Pero paglagpas namin doon ay grabe pala. Mag-wait na lang kami. Hindi naman pwede iwan. Kasi may sasakyan. No? So kung kailan humupa, nakakalma na kami. Samantala, Mike, ano, sa pag-iikot kanina ng Philippine Red Cross, nakasalubungan nila ang isang mag-anak. Dito lamang yan sa boundary ng Bacoor, Cavite at sa Las Piñas. Nadaanan po nila ang isang mag-asawa. Tangan po ang kanilang 6 na buwang sanggol. Dadalhin sana ang bata sa ospital pero dahil sa sobrang sama ng panahon, sa kasamaang palad, wala na raw itong buhay kanina nang madaanan ng mataga Philippine Red Cross. Maliban kasi sa premature na delay, Mike, ang pagdadala sa kanya sa ospital. At saksi rin tayo ano, sa pag-iikot natin ng mga ilang pangkalunusunod sa eksena gaya na lamang po ng mga ilang residente nagsusumikap talagang lumikas, ang iba nakasakay sa wheelchair, pinato lamang to sa cellphone para makarating po doon sa evacuation center. Samantala, Mike, bagamat humupa na po ang baha sa ilang lugar dito, tuloy-tuloy pa rin po ang monitoring at evacuation ang gagawin ng lokal na pamahalaan dahil wala pa rin pong tigil ang pag-uulan dito, lalo pat Mike, ano, pinangangambahan na naman ang high tide mamayang alas 10 ng gabi. Mike? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.